Sunday with the Gospel Boys. What is up, guys? Another day, another rides na naman, no? So, ngayong araw ay pupunta tayo ng Marilaki. So, ayan. At ayan na nga. At ako ay nahuli na. Kasi yung mga kasama ko, mga Gospel Boys. At ayun, nakikita niyo sa video na ayun, nakunan sila. Kasi nagraratratan sila, no? So, anyway, balikan ko lang mga araw saan at kung kailan ako unang umakyat ng Marilaki. So naalala ko, nakakit ko ng Marilaki, kasama ko rin itong mga kasama ko ngayon. So may mga nadagdag lang. So unang akyat ko noon, ano yun, Hari Day. So nagkayayaan yung tropa. So nakilala ko lang din sila sa ano, sa group, no? At yun, nagkayayaan na mag-ride nga sa Marilaki. So naalala ko pa noon, ano pa yun, pandemic. So hindi pa kami sure kung makakalagpas pa kami sa checkpoint sa may pababa ng ano, ng Buso-Buso, no? So kasi pandemic pa nga at maraming checkpoint. At ayan yung mga kasama ko. At ayun, uy, si Manong andun pa sa gitna, muntikan pa. At buti na lang nakailag yung mga kasama ko at pati ako. So anyway, yun nga, no, unang akyat ko nung Marilaki is pandemic time pa yun. So hindi pa kami sure, sabi mo kanina, hindi pa kami sure kung mapasok kami sa pagbaba ng Shell Buso-Buso ay may checkpoint. Ngayon, kasi maaga kami, so pag maaga kasi, makakalusot ka kasi yung checkpoint on is around 6 to 7 a.m. Andun na sila, maghaharang na sila dun. So ngayon, binalak namin na ano, umaga umakyat, mga 5 a.m. ata yun. Tapos yun, talagpas naman kami, no? So kasamang palit nga ay hindi kami naka ano, hindi kami naka lusot kasi nga mahigpit dun sa may Manukan. So ayun. So ayun, bumalik na lang kami dun sa may ano, tinatawag nilang Kubo. So ito pa lang area na to, guys. Isa kung madalas kayo sa Marilaki, so itong area na to is dito nagsistart yung Marilaki. At dito nagsistart yung mga walwalan, no? So kasi dito sa part na to is maganda na yung daan, maluwag na, wala na masyadong sasakyan, no? So ayan na, at balikan ko nga, bumalik na kami doon sa may Kubo na tinatawag nila. At naalala ko pa noon, wala pa masyadong naglalaro noon, wala pa masyadong yung mga nagbablog-blog doon na ano, nagbibidyo-video. Sumisimple lang, no? So hindi ako against dun sa mga nagbibidyo-video, ha? Ang inaano ko lang is kinocompare ko lang yung ngayon at kung ano ngayon at kung ano noon, no? So anyway, hindi ako against dun kasi para sa akin, good thing din yun para makita ng mga kapo rider, no, na nagbabalak na pumunta ng Marilaki na hindi gaano safe. Kasi nga dahil dun sa mga rider na tawag dito na nagbabengke-bengking balik-balik at hindi sa kasamang palad, nakagdisgrasya sila ng disgrasya or nakagdisgrasya, nakabala ng mga ibang motorista, no? So ayun lang, hindi ako against doon at okay lang sa akin yun, kasi yun naman yung gusto nila at hindi naman kasalanan ng mga nagbibideo or mga photographer doon. Kasi nga, hindi yan sa nagbibideo, hindi yan sa mga photographer, kundi nasa rider yan. Kasi hindi ka naman, hindi naman required na makabanking ka, ganda yung position mo para makuhanan ka ng picture, no? So,
kahit pa ano lang, chill ka lang, chill ride ka lang, o makakuha ka naman ng picture, basta pabalik-balik ka lang, no? So, kung gusto mo talaga yung purpose mo, makapag-kuha ka ng magandang shot. So, yun lang, magano ka lang, chill ride ka lang, pwede ka naman pabalik-balik, para marami kang kuha, no? So, ayun o. So, yun lang. Hindi naman ako against doon. Kasi, isa din ako doon sa mga namimilik dati. O, namimilik ako dati dyan sa, dito sa Marilake, no? At, dahil doon, dumami rin yung followers ko kasi maraming nag-check ng page, no? At, ayan, dito sa part na to is, malapit na tayo sa may Palo Alto. At, makikita nyo sa mga na kasabay ko ngayon, medyo maraming umaakit sa time na to. At ayun, sa likod ko makikita nyo hilera yung mga motor. Kasi nga sa ngayon, sikat na yung mga sakit na yung Marilake sa mga riders, no. Katalasan dito umaakit kasi aside sa maganda yung tanawin, may mga magagandang kainan. Eh sa malapit lang sa syudad, no? So easy ano lang siya, easy access. Oh, e-bike. Oh, sheesh. Ayan, so ayan o, may mga big bike nakasabay. Ayan o, so habulin nga natin. Hindi natin mahabol. So ayan, shoutout kina sir, no? So right, sir, pa sa inyo sir. Ayan pa. Ganda, sana all na big bike. Ayan o, wow. Wow, na mga big bike nila. So ayan, so yung mga kasama ko nauna na yan sa time na yan, at ako ay nag chill ride lang ako dito. At mapapansin nyo nagkukumpulan yung mga riders dyan kasi may HPG dyan sa Palo Alto, at akala nila is nanguhuli yung HPG, pero hindi pala. Ayan, so HPG yun na kayo, no? Ayan, so maraming nakatambay dyan sa Palo Alto at marami ding namimitik. So and continue nga tayo. So ayun nga, sa time na yun hindi pa kami nakalusot sa may Manukan kasi nga sobrang stricto talaga nung time na yun kasi kasagsagan pa nga yun ng pandemic. So ayun, ginawa namin, bumalik kami sa may Kubo at doon kami tumambay. At yun, doon ko unang nakita yung mga naglalaro-laro dito sa ano. Hindi ko pa alam dati na may mga na mimitik or mga photographer na umakyat dito. At ayun, pala yung pwesto ni Paris Baking sa mga hindi nakaka alam sa pwesto ni Paris Baking. Doon sa after ng Palo Alto, doon si Paris Baking, isa sa mga pinakamasarap na Paris na natikman ko dito sa Marilake. So again, anyway, balik tayo sa topic. hindi ko pa alam noon na may mga photographer. At sabi nga lang ng mga kasama ko na sige na, laro tayo kasi may mga namimilik dito. So ayun, pabalik-balik din ako. At ginagawa ko lang din yung mga ginagawa nila, pabalik-balik. Pero hindi ako nagbabag-banking kasi unang akit ko pa yun. At masyadong marunong sa paliko, no? So dahan-dahan lang ako at nakakuha naman ako mga shots. So ayun, at saka unang akyat ko nun na nasaksyan ko yung pag slide ng isang babae, isang lady rider, sumadsan siya dun sa gilid. Na-slide kasi yung gulong niya, tapos siguro hindi niya na na-control yung throttle niya. Napiga niya, so dumiretso siya. Yung pagkaano niya na ba, yung pagbagsak ng ulo niya, medyo parang malakas yung pagkahampas ng ulo. Pero safe naman kasi naka full face helmet naman siya. So yun yung kagandahan, guys, no? Ang naka full gear, tsaka naka, syempre naka full face helmet. So ayan, no? Mga police, mga HPG, ayan, nakaabang niyan kasi this time marami nang umaakyat din na HPG.
kasi nga inuuli nila dito yung mga nagre-racing saka yung mga naka-open pipe, no? At ngayon yari yung isang kasama ko kasi naka-open pipe sila, so better na magstay lang sila sa isang lugar kasi pagka pabalik-balik sila dito eh siguradong mauli sila. So you know, sa this time kasi yung mga inuuli ng mga HPD dito sa Marilaki is yung mga nagre-reckless driving. So isa na doon yung pag-banking-banking, no, overspeeding sa kurbada or cornering, no. Tapos yung mga naka-open pipe na maingay, so yun yung mga pinupuntirian nila. Pag stuck yung pipe mo at saka chill ka lang mag-ride, wala problema, didiretso ka lang, hindi ka paparahin. So ayun, at yun nga, nasaksihan ko yung unang semplang ng isang babae, no. Pero good thing, okay naman siya at natanggal lang yung visor ng helmet niya kasi malakas nga yung impact ng pagkaano niya, pagka tawag dito yung pagkabagok ng ulo. Pero okay naman, oks lang din, oks lang. So ayun, so ayun nga yung experience ko nung unang akyat ko dati, no. So kinumpere ko lang yung dati at saka ngayon, ibang iba na talaga. Kasi sa ngayon, sa present, eh marami nang umaakyat na mga riders, no. Tsaka sikat yung Marilaki sa mga riders, no. At ayan, maraming sa mga gustong umakyat ng Marilaki. So ito lang yung tandaan nyo. Kung gusto nyo umakyat is magdandahan lang kayo, lalo na pagka hindi nyo pa masyadong kabisado yung daan dito kasi maraming kurbada na sharp curve. Tapos hindi nyo mamalayan pag masyadong mabilis yung takbo nyo is may tendency na mag-overshoot kayo. So yun lang. At kung akit mo kayo, may ingat talaga kasi at doble ingat, triple ingat kasi kahit anong ingat mo ay yung mga kasabay mo na walang control at balasubas sa daan is hindi nag-iisip na may mga kasabay sila sa daan, no. So ayun lang, triple ingot lang at dapat mapagbantyag ka dito sa Marilaki, mapagbantay ka kasi lalo sa mga kurbada kasi mga ibang rider dito sumusulpot lang kahit sa kurbada eh, nag-overtake kahit sa kurbada. So ayun lang, konting advice lang kung gusto nyo mamasyal dito. Hindi ko naman din discourage yung mga riders, no, pero ini-encourage ko sila na umakyat dito kasi masarap yung mga pagkain dito, maraming namimitik ganyan. Pero ang inaano ko lang is mag-ingat kayo dahil maraming walang disiplina ng mga rider dito na gusto lang nila na parang sa kanila yung kalsada, no. At ayan, at malapit na kami sa aming destination, si Kuya paliko sa Corbada. So andito nakatambay na yung mga kasama ko dyan. Ito yung lugar natin, tawag nilang Kubo. Yan, Kubo ni Tatay. So ayan, papansin nyo maraming mga motor na nakaparada at sa gilid yung mga nakaabang, yun yung mga nagbablog dito sa Kubo ni Tatay. At ayan, pasok tayo dito kasi andito yung mga kasama ko. Ayan, so ayan si yung tropa natin, no. At ayan, yung tropa na yan isa parang may ari na ng mga tabahin dito kasi araw-araw ata ito na sa Marilaki. So ayan, at andito na kami sa aming destination at kakain muna kami kasi wala pa kami breakfast. So parada muna natin yung motor natin dito. And papansin nyo, maraming motor din dito sa loob kasi dito tumatama yung mga riders, no. At dito rin sila nanonood ng mga
nagsushow up, nagbabalik-balik, nagbibanking-banking, no? So, ayan lang guys, at ano lang, inalala ko lang yung unang akit ko dito, tapos kinumpare ko lang kung ano na ngayon, no? So, ayan lang, paalala lang sa mga riders, no? So, ride safe, triple ingat, kasi hindi natin alam at hindi natin kilala yung mga kasabayan natin sa daan. So, ayan lang. At kain mo na kami guys. At lagi yung sinasabi sa mga vlog ko, ride slow and then go home safe, kasi may naghahabang pa sa atin sa bahay. And peace out. Bye bye.